Mga kasalo, kamusta? Ako to si Captain Cook. Nadaraman nyo na ba ang pagdating ng taglamig? Oo naman, ako din. Kaya ngayong araw ay ituturo ko sa inyo kung paano iluto ang pamosong nilarang ng Cebu. Ayun, shoutout nga pala sa mga kasalo nating Cebuano dyan. Maayong adlaw ka inyong tanan. Gutom na ako. Tara, simulan na natin to. Unang hakbang, lalagyan natin ng salt and pepper lahat ng bahagi nitong ating isdang maya-maya. Tsaka natin ipiprito ng bahagya. Kadalasan pala nang ginagamit sa nilarang ay yung isdang lapu-lapu. Kaso wala akong makita sa palengke ngayon, kaya ito na lang muna ang ginamit ko. Isang paalala lang mga kasalo, no? Lagi kayong mag-iingat kapag nagpiprito kayo ng isda. Huwag niyong hayaang saktan kayo ng kahit na sino lang. Kahit mantika pa yan. Puro hugot! Walang baon! De, joke lang mga kasalo. Chill lang tayo dito. Gawin nating relax moment tong mga videos natin. Mararelax kayo. Baka lalo kayo ma-stress sa akin eh. Ayan, magigisa na tayo. Seryoso na to ha. Siyempre, sa paggigisa, uunahin natin ang luya. Pagdating naman sa sibuyas at bawang, depende sa inyo kung anong mas gusto nyo na mas ma-extract na flavor doon sa dish na iluluto ninyo. Pero dito, ang uunahin natin ay ang luya, sunod ang sibuyas, bago yung bawang. Mga kasalo, baka isipin nyo, saglitan ko lang ginigisa to ha. Hindi po, tinitrim ko lang po yung video natin dahil ayoko po kayong mainip. Mahalaga po sa akin ang mga oras ninyo tulad ng pagpapahalaga nyo sa mga mahal nyo. Oop, may mga single nga pala dyan. Di bale, lahat ng magsusubscribe sa channel na to, bukas magkakajowa. Asan na ba ako? Ayun, yung salted black bean. Pwede nyo itong mabili sa mga grocery store, bali 20 pesos lang siya, Silver Swan yung brand. Yun, pagdating naman sa kamatis, dapat lubus-lubusin na natin to kasi ito talaga yung nagbibigay ng flavor sa kanya. Saka yung napakagandang kulay mamaya, makikita nyo. Igigisa natin tong kamatis hanggang sa malusak, no? Hanggang sa kanyang ilabas, ang kanyang natatanging katas. Ayun, talaga. Ayun, 350 grams of water. Tapos, isusunod natin yung gata. Yung iba kasi, di na nila nilalagyan ng gata, pero ako, gusto ko kasi yung freshness na naibibigay niya doon sa sabaw. At saka since nasa bansa tayo na isa sa pinakamalaking producer ng coconut sa buong mundo, ay gagamit na rin ako ng gata bilang suportang lokal doon sa ating mga magbubukid. Yun, love you all. Susunod naman nating ilalagay yung ating ibang mga ingredients. Uunahin natin dito yung green chili. Medyo maanghang-anghang kasi itong ano na to, nilarang. Isa yun sa flavor niya, yung maanghang. Yan. Tapos to, spring onion. Ako, napakasarap nito. Ang kakalabasan nga pala ng lasa nito ay maasim, na medyo may tamis na nakukuha mula dun sa gata at freshness, tapos medyo may anghang. Galing dun sa ating mga sili. Para siyang sinigang, pero gusto kong matikman nyo to kasi kakaiba talaga to, napakasarap. Ayan, kailan natin kumulo pa ng kumulo. Ayun, ilalagay na natin ang tamarind powder, pero para sa akin, mas okay gamitin ang kamyas. Kaso as of this recording, hindi season ng kamyas, so ito na lang muna ang ginamit ko. Pero kung may pagkakataon na sa mga lugar nyo ay meron, mas may re-recommend ko na yun ang gamitin ninyo. At pagkulo ulit, ilalagay na natin yung isda na pinirito lang natin ng bahagya kanina. Dadagdagan ko din pala to ng half teaspoon of salt, pang kumpleto lang sa lasa. Tapos, isisimmer lang natin to ng 8 to 9 minutes. Tapos, ready na to for plating. Sibuga na, kapatid. Liga, saluhan mo ako. Maraming salamat dahil umabot ka sa party na to. Baka pwede namang pakilike tong video at mag-subscribe ka na din. Pakitap na rin yung bell icon para updated ka sa tuwing mag-upload ako ng mga bago kong ibabahagi na recipe sa inyo. Ayun, maraming salamat!